Binahari ng ilang probinsya sa Hilaga at gitnang Luzon na hindi naman direktang tinamaan ng bagyong Nona. Ikinatuwa naman ng mga taga Mountain Province ang ulan dahil madidiligan ang mga natutuyong sakahan. Makibalita tayo kay Bam Alegre. Hindi man direktang tinamaan na bagyong Nona, malakas na ulan pa rin ang naranasan sa Nueva Ecija. Binaha pa ang ilang bahagi ng Cabanatuan City. Umapaw ang sapa sa lugar. Ang mga motorista, pahirapan sa pagbiyahe. Nakahanda naman ang mga truck sakaling kailanganing ilikas sa mga residente. Sa Aurora naman, naramdaman ng hagupit ng bagyong Nona sa bayan ng Dingalan. Kinampas na malakas na hangin ang timog na bahagi ng lalawigan. Pinagbawalang maglayag ang mga mangingisda. Ang mga nakatira malapit sa bundok, binalaan sa posibleng landslide. Ilang residente ang nananatili na sa mga evacuation center. Maghapon din nagpaulan ang bagyong Nona sa lalawigan ng Quezon. Pero hindi naman malakas ang dala nitong hangin. Kaya ang ilang bata, nakuha pang maligo at maglaro sa dagat. Pero ang pangamba ng Quezon PDRRMC, baka masundan naman ng landslide ang ulan lalo't maraming bulubundukin sa lalawigan. Mahigit 450 pamilya ang inilikas dahil sa bagyo. Nang gumanda-ganda ang panahon, ilan sa kanila ang bumalik na sa kanilang bahay. Ikinatuwa naman ng mga magsasaka sa Bontoc Mountain Province ang ulang dala ng bagyong Nona. Bukod kasi sa nanunuyong sakahan, pangontra rin daw ito sa mainit na panahon sa lugar. Ayon sa ilang environmentalist, nakatulong din ang ulan lalo na't nagkasunog sa mga bundok nitong mga nagdaang araw. Naranasan din ang maghapong pangulan sa Bataan. Wala namang binahang lugar. Bam Alegre, GMA News.